Hello everyone. For this interview, I invited a young designer, a very talented young designer from General Trias, Cavite. Please welcome Carl Arcusa. Hello, Carl. How are you? Kumusta? Hello po, Direk. Eto po, pagod, puyat, which is, I think, lahat naman halos ng fashion designer, ano, nangyayari na pagod at puyat. Pero okay yon habang bagets ka pa. Diba? Okay lang yun. Diba? Okay, Carl, isa ka sa mga batang talented na fashion designers, no? Lalo na sa generation mo, no? Bakit mo Ba't ka nag-desisyon na maging fashion designer? Kasi direct nung bata pa ako, ayun, nagkakwento talaga ako nung ano, nung Go! buhay. Go! Kasi direct, bata pa ako, ano, siguro mga 5-6 years old ako noon, mahilig akong maglaro talaga ng manika, ng mga Barbie dolls, ganyan. And the good thing with having very supportive parents talaga is, hindi talaga nila ako pinagbawalan. And I have my younger sister. So, siya yung kalaro ko. And then, there ka lang yung manika na ano, na yung binibili sa Changge, yung malambot. So, ang ginagawa ko noon, direct, since hindi pa ako marunong nung manahe, mga 5-6 years old, alam niyo yung mga batang bakla days, ganyan. So, yung mga, kasi po, I came from family of tailors po. My lola is mananahi po siya ng mga school uniform, teacher's uniform, cover set, mga ganyan. Okay. Tapos yung mama ko naman po, mananahi po siya ng ano, yung mga nire-repair na paputol ng pantalon, ganyan. Tapos, may time din po na nanahiri kami ng basahan, yung basahang bilog, ganyan. So, may mga tela po sa bahay ng mga pinagupitan ng lola ko, ganyan. So, nilalaro ko siya sa manika, tapos tinutusok ko siya ng tin. So, parang dinadrape ko lang siya kasi natutusok ng tin yung ano eh, yung manika. Tapos, well then, sobrang saya, dire, kasi ako yung bata na hindi ako palalabas dahil okay. I have my sister na there na parang 3 years lang yung age gap namin, younger sister. So, sa bahay lang kami, naglalaro ng manika, ganyan, naglalaro ng kung ano-ano, and then,
may time pa direct na ano na yung kurtina namin ginupit ko para gawing damit ng manika kasi ay gusto ko to bulaklakan ganyan. Tapos, alam niyo sir, ay direct parang I am in I believe I'm in a way of discovering myself na rin from there na parang it's not just me as a fashion designer but also me as a person na parang na-discover ko yung sarili ko as a fashion designer pero as an artist na rin by time goes by. And then after noon, then like, I believe siguro mga 10 to 12 years old, kaya ko nang magpatakbo ng sewing machine. Yeah, kasi po, naalala ko yung mga grade 3, grade 4. Di ba pa merong homeroom subject? Yung mananahin kayo ng short. Yes po, yung mga ganon. So, may time na, sabi ng teacher ko, huwag na raw ako magpasa. Kasi, tumuan ko lang daw mga classmate ko na gumawa. Kasi, like, kaya ko na po siyang patakbuhin. And then, tinulungan ko na lang sila na matapos yung kung paano manahin. And then after noon, with this, yung parang nag-decide ako, i-pursue talaga yung pagiging fashion designer is nung time na ano, direct, second year high school noon, I joined a design competition. Baguettes. Yes, I was 14, 15 years old back then. Mm-hmm. Tapos, parang siyang, pwede naman sabihin yung mall. Pwede naman siguro. Yeah, SM Rosario, pinakamalapit na SM sa amin noon. Hindi naglabas sila, nakalagay, Obra, Cavite Young Designers Competition. And then I was like, ala, gusto ko yun. Kasi gumagawa ko ng mga costume dati sa sister ko na ilalaban sa school. Natutuwa ako, kahit hindi ako nananalo direct. Kasi yung iba, gilugan ko, ganyan, yung tinahe, kinamatang, ganyan. Sabi ko, gusto kong sumali. Kaso I realized na usually pag may mga ganong competition, merong age limit, di ba? Like minimum 18 for DTI, di ba? Dahil I'm a minor. Tapos pumunta talaga ako dun sa admin. Nung like, kinapalan ko yung mukha ko nun. Tapos sinanong ko, pwede po ba akong sumali? Ilang taon ka na? 15 po. Ay, sige, balikan ka namin. Kasi po, parang, di ba, there's a requirement ka na 18. And then, the good thing, parang lumuwag sila. Kasi a young designer competition, di ba? May mas young pa ba sa 15, ganyan. So, yun. Nakasali ako, direct. And then, eventually, yung ginawa namin, 3-piece siya na garment made of indigenous, super indigenous material talaga. Like, kaliskis ng isda, balat ng mais, but we have to make it look couture. Not costume, not very costume. Kailangan mukha siyang gown, mukha siyang cocktail dress na magiging semi-formal dress, parang ganun direct. And then, eventually, I won. Ikaw, I won that competition. Ako yung nanalo. Yung top winner. Yeah, so parang I think 6 or 8 kami noon, tapos the oldest is 40-something, ganyan. Tapos sobrang nagulat talaga ako kasi wala, nanalo ako. Direct naman ang bata ko noon. Tapos nagulat na lang ako na I won. And then yung premyo, gift certificate from SM. Oh, okay. And then that's the very first time na mag-mall kami ng family ko. Kasi I didn't came from a fabulous background, fabulous family. So parang yun yung first time namin mag-shop sa department store, mag-grocery sa SM, ganyan. So like yung 15, like I remember yung 5K noon, binenta namin yung GC para meron kaming cash pangkain. Tapos yung 10K, malaki na yun nung time na yun, 2013. Kasi ngayon parang taas na nung ani. So parang ang dami namin nabili, nakabili kami ng damit. And then direct, hindi ko makakalimutan, bili ko is manika. Bumili na ako ng totoong Barbie doll. Magkano ba so, nun? Parang, kasi, magkano ba nun yun, Barbie doll na yun? 1,000 yun, no? Direct, 1,000. Ah, okay. So parang 10% agad yun nung 10,000 na GC ko. Wow. Sabi ko, ito, kailangan makabili ako nito kasi dream ko talagang magkaroon ng totoong Barbie doll na hindi palengke. Anyway, Carl, I'm sure meron kang tinitingalang
local o international fashion designer. Pwede ka ba magsambit ng pangalan kung sino yun? Ayan, actually, ang dami, no? Pero, dito sa local, kasi now, siguro I'm in my very simple, elegant era. Kasi feeling ko, I keep on rediscovering myself as a designer din. Which is, I think, all of the artists and designer din naman. I'm in my simple, elegant era. Then now, I am really fascinated by the works of veteran designers who crafts their pieces na very tasteful. Like, ang simple-simple lang nung pagkakagawa. And mayaman. Simple tingnan, mayaman, mabango, lapat sa katawan. Then, alam mong, you know that the fabric, like, for example, they just use wool or they use, like, husi fabric. But, ang ganda-ganda. Parang, ang mahal-mahal nito. To name names, Sir Joey Samson. And Sir Ivar Luske Aceron. Yes. So. I met Sir Ivar, may isang pageant dito, tapos nag-gown ako doon. Tapos, yung ginawan ko sa long gown is Filipiniana, na minimalist. I approached Sir Ivar para magpa-picture, sabi niya, ah, hello, ganyan. Pakilala ko siya, sir, ako po yung designer ng terno, kasi I was the only designer na nag-design ng terno. Sabi niya, wait, your terno is my best in doubt. So, parang super flattered ako kasi nagulat ako na nandun si Sir Ivar. Tapos yung terno na quite inspired by them, na very simple lang, ganito, lapat. Tapos natuwa siya. And Sir Joey Samson, Sir Ivar. Of course, my loving Tito Ole Morabe. Of course. So, oh, si Ole. Grabe. Like, understated elegance, impeccable taste na direct, ayun yung alam ko na parang hindi mo mabibili ng magandang tela. Hindi mo rin siya maibabayad sa magaling na mananahi. Like, nasa kanila talaga yung taste na yon. So, sa locals, syempre sila yon. And, of course, may all-time idols, Mama Cari Santiago, Fern Amato from Dubai, and, of course, Michael Cinco. Sila yung mga all-time favorites. Pero, ayun talaga, super fascinated ako sa works yun na Sir Ivar, Sir Joey. Tapos sa international, sabi ko sa'yo, direct ang dami. Sige lang. Ang dal-dal ko ba? Hindi, okay nga eh. Sa international, direct, actually, naka-separate sila. When it comes to bridal, super gusto ko talaga yung atake ni Vera Wang. Ah, safe. Kasi, at saka, bentable. Importante. Yes. Bentable, pero walang kamukha. Mm-hmm. Like, it's Vera Wang. When you saw it, Vera Wang. Diba? Like, hindi siya malace, hindi siya masyadong mabits. Like, tool lang siya na dinrape, tapos, ang ganda-ganda. And then, there's an Indonesian fashion designer. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. It's Hyantjen. It's Hyantjen. Bridal designer siya. Then, direct sobrang ganda. Like, international levels talaga yung gawa niya. I keep on scrolling the Instagram account when I'm looking for a peg. Siyempre, nagkakaroon ako ng pegs. Like, it is very artistic and then very vintage. May part ng vintage. Very vintage Balenciaga. Pero, there's a lot of take. And then, of course, when it comes to very artistic minds, Olivier Rousteing, yung creative director ng Balmain, Master, ayan, tama. And then, Daniel Roseberry. Okay. Grabe. It's very good. Mabuti yan, Carl, nagre-research, inaalam mo, and hindi ka naman kukopya, but you get inspiration from them. Yes. Diba? Tama po. Diba? Ngayon, and, Carl, ano ba ang linya ng specialization mo? Ikaw, bilang Carl Arcusa. Me, direct, as a fashion designer, my line of specialization now, even if I'm a versatile designer, like, I can shift from avant-garde to very simple pieces. Now, I'm very into evening wear. Talaga, evening wear. Ano ba? Yes. Sa tingin mo dahil sa kliyente?
Siyempre maraming factors, direct. Pero yes, malaking-malaking factor yun dahil sa kliyente. Dahil most of my clients, direct, are celebrities. Celebrities, CEOs, some are politicians. So, usual carpet events, shows, TVs, ganyan. So, as much as possible, I'm a very collaborative designer din kasi eh, na gusto ko, hindi lang gusto ko yung masusunod. Gusto ko, this is a love letter, this is the marriage of client and me. Yun yung kalalabasan ng damit. So, my specialization now is evening wear, celebrity pieces. Yun po yung specialization ko na. Nasagot mo na yung who is the Carl Arcusa client, di ba? Mostly celebrities and those who attend formal gatherings, no? Tsaka, nakita ko din gumagawa ka ng pageant pieces. Yes, so gumagawa rin ako ng pageant pieces, but not, I'm not really, I do not consider myself really as a fashion, pageant gown designer. Pero, ayun, I have a different take kasi eh. If I'm doing pageant gowns, I'm trying to break the mold of the makinang, of the mabits, ganyan. So I'm, ayun din, inspired by din ng mga idol ko designers na very timeless, elegant, simple pieces, but maganda siya tingnan and mabango tingnan siya kapag suot na siya ng beauty queen. Carl, matanong ko lang, no? Nagsimula kang maaga, sabi mo nga, 5 years old ka pa lang, mahilig ka na magpipipin sa mga manika. Tapos at age 15, sumali ka sa isang design competition. Kung hindi ka naging fashion designer at your current age, no, sa edad mo ngayon, ano kaya ang naging career mo? Nag-entertain ka ba ng ibang career? Ayun, direct. Actually, yung tinay ko po ng college is Bachelor of Science in Interior Design. Interior design in college. Pero actually, medyo masakit pa yung loob ko noon nung tinig ko yun kasi I really want fashion design talaga. Okay. But that's the only school na natanggap ako, which is PUP, scholar po ng PUP. And sa Santa Mesa? Santa Mesa? Direct. Oh, Wandayo. Opo. Wandayo. And then, doon naman, parang yun lang siguro yung pinakamalapit na artistically inclined course, which is Fine Arts ng PUP, yung interior design. And then, iyon, hindi ko siya natapos direct. Like, asem na lang ako. Ay, pero, no regrets kasi. Sayang. No regrets kasi that time talaga, yun yung parang nasubok na yun na, ano ba, ipupursue mo ba talaga to? Na i-finish mo to? Or, kumakatok na yung mga opportunities being a celebrity designer that time. And then, direct, I'm a breadwinner of my family. So, ako rin po yung nagpapaara sa sarili ko. And then, my family is helping me na dito sa business namin, ganyan. So parang, ito na yung parang ruta ko na pupuntahan, na parang I didn't see myself as an interior designer in the future. So, ginrab ko na yung opportunity. And no regrets dahil so far okay naman. like nagtutuloy-tuloy naman. Sige, Carl. Pupunta tayo sa family ngayon, no? Anong sinasabi ng magulang mo ngayon na nandiyan ka sa isa sa magagaling na young designers? Ano sinasabi nila? Curious ako. Actually, direct, kapag, kasi bata pa ako, like parang, nag-start nga ako na, achiever sa school, ganyan. So parang sanay ako na, sobrang proud lagi nung parents. Si mama, very vocal siya. Like, pero si papa kasi tahimik lang, ganyan. Pero, ano mo yun, parang, direct na nakasupport talaga siya na pag may kailangan akong gawin dito sa studio ko na ganyan, tutulungan niya ako, like mga magpupukpok, ganyan, or mga something. Tapos si mama naman, very vocal niya, which is I think very grateful ako na may ganun akong parents na super supportive sa akin. And then, nagamit din namin yung pagiging vocal ni mama about me as a fashion designer as networking to clients na she is working as government employee po kasi, health worker. And then, kung hindi rin po sa tulong ni mama, hindi rin po kami magkakaroon ng sponsors noon ng design competition. So, nanulisit talaga kami direct ng
kumato kami sa iba-ibang bahay, sa iba-ibang politiko para magkaroon kami ng budget. Ang galing, no? Very supportive si Mama at Papa. No? Yes, po. So, pero I'm so happy. Alam mo naman, Carl, ang buhay, hindi naman lahat bed of roses, no? Maganda yung ayan, support ng family, maganda ang takbo ng career, pero meron pa rin mga kliyenteng, you know, difficult, no? Paano mo sila hinahandle? Ako yun, direct, ano siya eh, parang, ano siya, parang, nandiyan na talaga siya eh, hindi mo siya maiiwasan. Mm-hmm. Lalo-lalo na when it comes to young designer, na parang, I'm talking also not on myself, but in behalf of the young designers, also, if there are young designers listening to us in this video, na parang, there will always a client that will judge you based on your age and how long you are in this industry. Na parang, hindi ka pa naman veteran. Like, maganda ba gawa mo? Ganyan. So, di ba direct? Na parang, hindi ko pa naman nasisimulan yung damit. Majo-judge na agad ako. And then, for me, how I handle them is that, give your 100% trust to me, ma'am, sir. Ganyan. And if you are not contented, huwag na po kayong uulit. Okay. Huwag na po kayong uulit sa akin. Paano ka papasok sa isang compromise sa isang kliyente na mukhang mas marunong pa sa'yo? Actually, direct, nakaka-relate talaga ako super sa tanong na yan. Kasi sa mga client ko, iba-iba talaga siya, di ba? So parang lagi kong sinasabi dito na binibitawan ko na yon kahit I feel medyo off yung line na yon. Pero okay, sabi ko, ma'am, just trust the process. You trusted me as your designer and I have my process. The process of this designer na pinagpagawa nyo dati, iba sa process ko. May comparison, no? Naku, yes po, na parang bakit dito kay ganito, ganito lang, mura lang dito pero ganito, or bakit dito parang 1 week pa lang na nagpapagawa, okay na. Sabi ko, you saw my pieces po naman, kasi usually direct, if not referral, nakikita nila online yung gawa ko eh. Kasi sa Instagram talaga ako nagpo-promote, Facebook, ganyan. So sabi ko po, nung nakita niyo po yung gawa ko, kaya po kayo pumunta kasi nagandahan po kayo, di ba? So, parang, kaya niyo po ako pinili. So, I have my process po nung ginawa ko yon. So, just trust my process and you will get what you saw on that specific event na nakita mo yung damit ko or on that specific post, Facebook post. Kaya po siya ganun kaganda dahil pare-parehas po ng process na pinaggawan po yung mga damit na yan. Alam mo na, at age 25, may nararanasan ka ng ganyan, ha? Actually, ganit lalo nung 15 ako at 18. And honestly speaking, meron pong mga client na binabalik yung damit sa akin and pinaparefund. Ha? May ganon? Yes, direct. Like, parang dumaan po ako sa ganon and then me thinking na, syempre, bata, alam mo yun, na parang hindi ako maka... chika, na baka sabihin, bata ka pa lang, ganyan ka na, ganyan. So, parang matapos na, na parang kahit masakit sa loob ko, na pinaghirapan ko yung damit, ganyan. So, binalik sa akin yung damit, tapos, nirefund ko yung pera, na, alam mo yun, na parang may paglalaanan ako ng pera, ganun. Pero, buti naman now, kasi, honestly, direct, hindi rin naman ako, like, lahat naman halos ng designer, hindi naman magaling lagi. So, umpisa pa. So, I admit na I have failures, hindi ganitong kaganda. Pero those times, ay nagko-compensate po ng yung presyo ko noon, ay yun yung halaga ng damit ko noon. Kung hindi po ganun kalinis yung gawa ko noon, yun lang yung halaga noon, direct. So, parang, if they're asking for too much with that specific price, di ba po, they should go on a more veteran designer back then. Pero yun, charge by experience na lang siguro. Ganun talaga, sir. Anyway, dumaan ka sa pagkabata, naging batang designer ka. Paano pag isang araw, may isang batang babae o lalaki na nalalapit sa'yo, Kuya Carl, gusto ko pong maging designer. Ano sasabihin mo sa kanya? Unang-una, direct, matutuwa ako. Siyempre. Kasi, diba, gusto ko maging mainstream tong job namin eh.
na parang gusto ko yung tinitingala tong job namin, katulad ng mga doktor, inhenyero, na parang this is a real job. This is not just an art. We're doing an art. Hindi lang kami nananahi dito ng arts and crafts, ganyan. Mm-hmm. Karespe-respetong hanap buhay ito. Pero Derek, siguro yung pinaka-importante na lang na advice na mabibigay ko is that be ready on the not-so-fabulous sides of fashion. Ay. Because it is not always the fashion show na nakikita nyo, the magazine covers na ang gaganda, the videos, the photos, the photoshoot na, ano, ay, sana, ano, yung gawa ko marating din yan. Tapos, kung ano yung saya ng experience na yun, it is not just walking the curtain call, nalalakad ka doon na nakasmile ka. Like, behind that, kung aatras ka pabalik, that runway is mas malala, like, mas mahirap. So, it's probably 90% hard work than the very fabulous side of fashion na maraming ilaw, maraming nagpipicture, ganyan na. Nandyan yung mamimili ka ng tela, matutuso ka ng karayong. Ayan, mga bata, a 25-year-old designer telling you these things. Hindi lang yung nakakatanda sa kanya nagsasabi niyan. Even po siya, na 25 anyos pa lang, sinasabi na yan. Kasi naranasan niya yan mula nung pagkabata hanggang ngayong designer na talaga siya. Ngayon, Carl, in 10 years, 35 ka pa lang, wala ka pang 40. Okay? Paano mo nakikita ang sarili mo pagdating mo ng 35 years old? Direct, ever since I was young, I'm a dreamer. Ako talaga yung batang mahilig mangarap, ng mangarap. And kada natutupad ko yung pangarap na yun, gumagawa ko ng bagong pangarap. Kasi for me, yun yung way to progress. If hindi ka mag-e-end lang dito. So ako nangangarap ako direct na in my 35 years, hindi man ako sure, 100% sure, na ma-achieve kung ano yung gusto kong ma-achieve. Kasi hindi lang naman to hard work. I believe also in fate and in God's plan. Of course. I believe po na sana in my 35 years, masaya pa rin ako na gumagawa ako ng dami. Na I am not just a designer just for business. Hindi lang ako designer in my 35 para magkapera, para yumaman, para sumikat. Kundi I am still doing this because I love doing this. Because I believe kahit, kasi direct nung 13 ako, 15 ako, 20, ngayon 25, ganun pa rin yung saya ng paggawa. Oh, that's good. That's good. Gusto ko direct kahit 35 or kahit 65 years or 80 years old na ako, gagawin ko to dahil masaya ako sa ginagawa ko. And ito yung, hindi lang ito yung bumubuhay sa akin at sa pamilya ko, kundi ito yung bumubuhay sa soul ko. Ito yung ako. Ito ako. Like, kasi doon naman din nagsimula yung direct na bumabalik lang ako sa umpisa na kaya ako to ginawa dahil gusto ko to. So lastly, Carl, kung haharap ka ngayon kay Carl Arcusa, anong sasabihin mo sa kanya? In the present, Carl Arcusa, in the future? Ngayon. Kung haharap ka kay Carl Arcusa, anong sasabihin mo sa kanya? I would say na, Carl, I am very proud of what you become. And I'm not just proud dahil nakuha mo kung ano yung pangarap mo. Kung hindi, proud ako rin sa'yo dahil nabibigay mo yung gusto mong maging buhay ng pamilya mo nung bata ka. Yung pangarap mo dati na sobrang simple, na like simpleng bahay, magkaroon ka ng bahay ng ganito, magkaroon ka ng pader na pato. Yun lang yung pangarap ko dati. Carl, sobrang proud ako kasi nabibigay mo yon at the same time, masaya ka. Masaya ka pa rin sa ginagawa. At the same time, Carl, di ba, na yung pamilya mo na ayos mo, no? Na ano mo, no? Yes, correct. Kasi I believe, part kasi sila eh. Hindi lang po, for me, I am Carl Arcusa, but the Carl Arcusa brand consists of a lot of people. To name names, direct my parents,
May partner now, Michael, may partner. You met Yeah, him po. nakilala ko na, of course. Like, I am very grateful na binibigay sa akin ng Panginoon yung mga tao, iyak ko, yung mga tao na, alam mo yun, sobrang galing ng Diyos na makakasama ko sila sa pangarap ko dahil party rin sila ng pangarap ko. And then, my long time, my never ending and forever inspiration, my lola. My lola who taught me everything. Yung pero hindi niya simula, lang naturo ano? Direct. Yung Opo, simula, hindi niya di lang, ba? opo, hindi niya lang naturo direct kung paano mabuhay nung wala siya. Kasi she passed away nung pandemic. So, Oh. Most of my pieces and my collections are inspired and love a love letter to my lola. Talaga, direct. Bayan, ano bayan? Kasi direct, mas masarap talagang gumawa ng gamit kapag alam mo may pinag-aalayan ka nung collection mo na yon. Na direct, just to share, kung di lang mapahaba, yung collection natin na nung Trabiesa din tagay oh, natin. yes, yes. It's called Dalagang Bukid. Actually, inspired din siya from a painting ni Amor Solo. Pero, naalala ko, yung lola ko kasi direct, yung bahay namin, noon, doon, sa una naming bahay, like, ano kasi, mas ikip, ganyan. Hindi naman siya squatters area, pero like, normal setting ng Filipino household, wala kaming time na makapaghalaman. Wala kaming lugar. Okay. So whenever may church function kami ni Lola na may halaman, gusto niya nagpapapicture sa may mga halaman, sa may bukid, ganyan. Tapos mahilig siya na gusto niya sana magugulay, ganyan, magtatanim ng ganito, ganyan. Pero wala nga, direct, kasi hindi, wala naman kaming lupa dahil eskinita lang yon. So, that dalagang bukid collection is also a love letter to my lola na nakita ko yung lola ko na masaya siya. Kasi, di ba, ito yung gusto niya na may halaman, ganyan, very At saka masaya. Masaya yung collection mo eh. Masaya. Yes po, direct. So, yun po siguro yung nagkakaroon po ng puso yung mga damit kapag may pinag-aalayan ka po ng mga ito. Anyway, Carl, salamat sa oras mo. So thank you na nagpinakilala mo yung sarili mo sa mga tao. Ako, nakilala kita ng mas malalim. Di ba? Mabuti yan. Magkakatrabaho pa naman tayo, Carl. Nagsimula yes, na po. Tayo. Meron pa tayo, di ba? Hindi mo pwede po na, di ba pa pwede i-reveal? Pero may mga ano pa tayo, pagsasamahan pa, Carl. Anyway, Carl, salamat, salamat for saying thank yes. Po. Thank you po. Okay, thank you po sa mga manood, yeah. Sa mga manood po. Thank you. And continue supporting Direct Kata and subscribe din po kayo, syempre, sa po, thank channel. You, Carl. Thank you, Carl. Thank you. Bye-bye. Bye po.